sa atin ang Islam, magtanong kayo. So, kung mayroon kang sa Islam, huwag kang magpatsamba. Huwag kang magpatsamba at huwag mo sabihin ay bahala na si Allah. Bahala na si Allah. Siya naman ang nakakaalam basta ginawa ko lang yun. No. Hindi pwede yung ganun sa Islam. Kasi bakit? Ang Islam, kompleto siyang katuruan. Kompleto siyang katuruan. Kompleto siyang kautusan at pattern. So, hindi tayo pwedeng magdagdag at hindi rin tayo pwedeng magbawas. Ha? Ano ang gagawin natin? Sundin natin ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pamamaraan na isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang condition ng Islam dalawa. Condition na tanggapin yung ginawa mong pagsamba. Kinig kayong mabuti ha, Bro Khalid. Ang condition ni Allah para matanggap ang ginawa mong pagsamba, dalawa. Ibada. Shurutul ibada. Condition ng ibada. Ano yung una? Unang-una, ano yung? Ikhlas. Ikhlas. Yun. Ikhlas, kailangan ang ginawa mong pagsamba na yan ay para kay Allah. Kalisay. Dalisay, hindi para sa kanino man. Kasi kung ang ginawa mong pagsamba para kanino man, sa araw ng paghukom, sasabihin ni Allah, kunin mo yung reward mo doon sa taong pinagpakitaan mo paano ka nagsamba. Mudir. Ha? Di ba nakikita natin minsan pag nandoon yung mudir natin, nagsasala tayo. May mga taong ganun. Nagsasala siya kasi nandoon yung mudir niya. O kaya nagsasala siya kasi sila pang dalawa. Pag hindi na sila, lahat tumatawa si Bro Muhammad. Lakas ng tawa niya. Pag hindi na sila, kasi dahil nga nakasalalay doon sa walang ikhlas, dahil sa ginawa niya yung pagsamba na yun, dahil ganun. Tulad din ng mga kababaihan, may mga ganun na naghihijab sila, naghihijab habang sila ay nandito sa Saudi Arabia. Kasi nandito yung mga mudir nila, kasama nila, mga ano nila, mga kaibigan nila, nandito. So pag umuwi na sila ng Pilipinas, maraming naka-add sa akin mga sister sa Facebook, pinapayuhan ko. Nang umuwi na sa Pilipinas, doon sa airport, lumabas na yung leeg. Pagdating doon sa lugar nila, lumabas na yung buhok at nakasipsi na yung dami. So yun. So bakit? Kasi walang ikhlas yung ginawa nila. Nakasalalay doon sa tao. Kaya yung ginawa mo para sa tao, pagdating sa kabilang buhay, sasabihin ni Allah, pumunta ka doon kay Pulan. Kasi kaya ginawa mo yung pagsamba na yan dahil para makita niya. Para purihin ka niya. Kaya ginawa mo yung pagsadaka na yan para purihin ka niya. Kunin mo sa kanya yung reward. Huwag dito sa akin. So yun ang sinasabi natin. Number one, min syurut, mula sa syurut, condition, min kabulil amal. Kabulil amal. Upang tanggapin ang ginawa natin, amal, yung pagsamba. Number one, al-ikhlas. Al-ikhlas. So, bakit ka nagsadaka? Para kay Allah. Ha? Hindi para purihin na ikaw ay galante. Galante. Para purihin na ikaw ay galante. Bakit ka nag-hijab? Para kay Allah. So yan, para kay Allah lahat. So kung ang lahat na yan ang ginawa mo para kay Allah, ay mayroong pagdating pala. Pero tingnan mo po sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang pumanaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi makapaniwala si Umar ibn al-Khattab. Huwag niyong sabihin ha na pumanaw na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sabi niya pag mayroong magsabi na pumanaw na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang na anuhan niya ha, away ni Umar ibn al-Khattab.
So si Abu Bakar, iba yung ginawa ni Abu Bakar. Si Abu Bakar ay pumunta siya doon sa mimbar. Pagpunta niya sa mimbar at nagsabi siya, sino man ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay pumano na. Yung si Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah. At ang sino man ang sumasamba kay Allah, si Allah ay hindi naglalaho magpakailanman. So, sabi niya, sumamba kayo kay Allah. Ibig sabihin nito, si Propeta Muhammad talagang maglalaho nito. At ganun din ang ginawa ni Abu Bakar. Ang ginawa ni Abu Bakar, nang bumaba na yung aya sa Quran, yung Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, sa araw na ito, kinumpleto ko na sa inyo ang inyong reliyon, wa atmamtu alaykum ni'mati, at binuhos ko na dito ang aking ni'ma, ang aking biyaya, waradito lakum al-Islam adinan, at kinalugtan ko na ang Islam bilang inyong reliyon. Yung mga sahaba, kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi bumaba yun doon sa Hajj, habang sila ilag-Hajj doon sa Arafah. Yung mga ano doon, yung mga tao doon, ha, kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hajj, nagtakbir sila at tuwang-tuwa sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, kasi kumpleto na yung reliyon eh. Wala ka nang idadagdag, wala ka nang ibabawas. Pero si Abu Bakar, iba yung ginawa niya. Ano yung ginawa ni Abu Bakar? Umiyak si Abu Bakar. Umiyak siya. Bakit? Kasi nakabisto siya, ha, na abutan ng kaalaman niya ay malapit na pumanaw si Propeta Muhammad. Kasi kompleto na yung mission niya. Alaykum assalam. Kasi kompleto na yung mission niya. Kaya ang ginawa niya, umiyak siya ng umiyak kasi alam niya na malapit na pumanaw si Propeta Muhammad kasi nakompleto na nga yung Islam. Nakompleto na yung Islam. Kaya yun, malapit na pumanaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung iba nagdiwang na sila, nagtakbir na sila dahil kompleto na yung Islam, pero si Abu Bakar ay umiyak siya dahil alam niya na ay tapos na yung ano, mission. Tapos na yung mission ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun, umakyat siya sa mimbar nang pumanaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, sino man ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay naglaho na. Rasulullah. Pero si Allah ay hindi maglalaho magpakailanman. Oo. Ibig sabihin, ganun din, kapag tayo ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah subhanahu wa ta'ala, ituloy natin ang pagsamba at para kay Allah lahat yung pagsamba, dahil ay pag ginawa natin para kay Allah, mayroon siyang katimpala sa kabilang buhay. Huwag mong gawin ang pagsamba na yan ay ano mo doon, ah, isandal mo doon sa isang tao o isang materialist ang pagsamba mo, dahil pag nawala yun ay sasabay ka mawawala. Okay, so ang pangalawa na ano na natin yung syurutul qabul amal na upang matanggap foundation, upang matanggap ang pagsamba. Number one, ano yung number one? Kailangan ikhlas. Ikhlas, lahat ng ginawa mo. Hindi pakitang tao, hindi para kay pulan, hindi para kay pulan, para kay pulan, hindi yun. Ha? Para kay Allah. Pangalawa ay mutaba. Pangalawa, mutaba. Yung mutaba, ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ano na yon, yung pagsamba ginawa mo. Kaya dito sa Islam, bawal ang pachamba. Bawal ka magdagdag, bawal ka rin magbawas ng katuruan. Ha? Hindi pwede sabihin mo, oh, si Allah na yung nakakaalam doon. Oo, at least yun lang ang kaya ko. Alam naman ni Allah, so hindi pwede po yung ganun na paraan ng pagsamba. Hindi pwede ganun ang paraan ng pagsamba dahil ay may complete.
dinagdagan nila yung Islam. Yung tinatawag na bid'a. Sa English, yung innovation. Innovation, bid'a. So, tingnan nyo po ngayon. May mga nagsiselebrate na ng birthday ni Propeta Muhammad. Samantala, sa panahon ni Propeta Muhammad, walang nagsiselebrate ng birthday niya. At ganun din po sa Christian. Sa Christian, mayroon nang nagsiselebrate ng birthday ni Jesus Christ. Samantala naman, sa panahon ni Jesus Christ, wala namang disipulo ni Jesus Christ nagsiselebrate ng birthday ni Jesus Christ. Walang nagsiselebrate ng birthday ni Jesus Christ. So, yun. Pagdating ng, ano, ang Islam kasi hindi na itong, ano eh, hindi na ito nadadagdagan o nababawasan yung pamamaraan ng pagsamba kasi nakapix na ito eh. Ang tawag doon, dalawa, tawkifi at saka yung ijtihadi. Ijtihadi. Yung ijtihadi, ibig sabihin ng ijtihadi, pinagsusumikapan. Pinagsusumikapan yung paraan ng pagsamba. Ijtihadi ang tawag doon. So yun ang gawain ng mga Christian. Yung gawain ng mga Christian, yung pagsamba nila, ijtihadi. Oo, kasi ina-adjust ng ina-adjust nila. Dati yung mga Christian magsamba, ay nakaluhod lang sila at ininidikit yung mata na kaganyan yung ano, yung kamay. So nakita nila boring. Boring. Sabi niya walang sound. Dinagdagan natin na gitara. Dinagdagan nila. Oh, nakita nila pa boring din kahit may kanta na. Dagdagan nila ng piano. Nakita nila boring pa rin. Dinagdagan nila ng mga kumakanta. Drums, tapos kumakanta. Pati yung ngayon, hindi ko alam kung ano na yung mga pinagkagawa. Nakita nila, nag-uso yung hoverboard. Hoverboard o yung... Para yung binuklakad yung pari. Nakakaroon na yung pari. Pupunta doon sa dulo, hanggang doon. Nag-uso rin ang TikTok. Nag-TikTok din yung pari. Wala po, so, yun ang sinasabi natin, ijtihadi. Yung pagsamba nila, pinagsusumikapan nila hanggang ngayon. Nag-tiktok, kung lumabas yung TikTok, nag-tiktok din yung pare. So, hindi ko alam kung ano pa yung mga susunod na mga mangyari. Binyag, Ustaz. Binamit ang water gun. Binyag. Water gun na yung ginagamit. Yung ano na yun. Lalong iiyak yung bata. Dati. Dati ginaganyan-ganyan. Tapos, boring din. Boring. Dahil may corona, gumamit na sila na. Tapos, mayroon mga bata, inangat sa taas, tapos ilulugtog diretso. Tapos, Yan. Kaya nga, adjustable yung sa kanila. Yun ang sinasabi natin, ijtihadi. Pinagsusumikapan pa nila ang kanilang pagsamba. Kasi wala pang fix. Hindi tulad sa atin, tawkibi. Ibig sabihin ng tawkibi, naka-fix na yan. Nandyan na yan eh, kompleto na eh. Huminto na dyan yung paraan. Halimbawa, 5 beses yung sala, hindi mo na pwede gawin 4 o 6. Kasi 5 na yung sinabi. Kaya, alhamdulillah, ang Islam ay mangibabaw ng mangibabaw ito sa tao. Tingnan niyo po, dati, ano-ano yung mga pinaggagawa ng mga ibang reliyon. Ha? Ibang reliyon liban sa Islam. Libo na! Daan libo na yung dami ng reliyon. Daan libo. Palabas ng palabas yung reliyon eh. Ano yung reliyon mo bago? May Rizalista. Yung si Rizal ay Diyos. May Tibuloy. Makakasuhan sa Tibuloy. Mayroon mga one-eye na ano. So, alhamdulillah, ang Islam ay napaka-fix na to. Hindi mo na madiktitan yung Islam. Hindi mo na madiktita ng Islam. Kaya, isang araw, nag-lecture ako sa pulungan.
pulungan, mga Pilipino. Saan gusto dito sa Damay? Dito sa Paisalia. Diyan sa Paisalia, pulungan. Dito sa Damay, Paisalia. 91. Part 91. Ngayon, ang mga nakulong doon, karamihan ay mga non-Muslim. Tapos yung iba, nag-Muslim na. Alhamdulillah. Nang mag-lecture ako, nagdi-discuss sila, yung patakbo pa lang yan si Digong. Mm-hmm. Hindi pa nanalo ng presidente si Digong. Yung nangyari yun. Patakbo pa lang na ganitong kasagsagan ng eleksyon. Na, nag-lecture ako noon. Nagahanap sila, sabi ng mga Pilipino, tinanong nila, kasi ako, kinonsulta nila ako. Kasi sila, sabi niya, okay yan si Digong. Digong din sila, bago pa manalo yan si Digong. Sabi niya, si Digong na lang tayo, ano, buon lang yung bansa natin, kung makaabot pa tayo, magbutuhan doon. Anuhan na lang tayo, Digong, Digong, ganyan. Kasi, ganito, ganyan. Sabi ko, sabi niya, sir, ano yung paano uunlad ba yung Pilipinas? Paano uunlad yung Pilipinas? Sabi ko, simple lang yan ang sagot ko. Uunlad ang Pilipinas at gaganda yung Pilipinas kapag naibalik na yan sa kamay ng mga Muslim. Kapag naibalik sa kamay ng mga Muslim, uunlad ang Pilipinas. Sabi niya, paano uunlad ang Pilipinas kapag naibalik sa kamay ng mga Muslim? Paano uunlad? Sabi ko, tingnan mo. Kapag naibalik sa kamay ng Muslim, tapos Muslim ang mamuno, isabuhay yung Islam, pag Muslim yung namuno, yayaman at uunlad ang Pilipinas. Halimbawa, sabi ko, President Muslim. Ha? Yes, President Muslim din. Halimbawa, ako yung sabi ko yung President. Ha? Number one ko tatanggalin, ipawas out ko yung pasugalan. Bear House, pangalawa Bear House. Pangatlo yung pabrika ng sigarilyo. Isang araw, ha? Kapag sa isang araw, nasarado mo yung pabrika ng sigarilyo, ilan bilyon ang masig mo na pera? Ilan bilyon ang masig mo pera? Halos po 40% mga Pilipino naninigarilyo. 40%, halos 40% ang mga Pilipino na naninigarilyo. So isang araw, isang steak na sigarilyo. Magkano yung ngayon isang steak na sigarilyo? Magkano peso? Mahal na ngayon. Magkano? 9 peso. 9 peso? Ako dubit lang. Ha? Tingnan nyo. Makinig kayo. Isang araw, 40% ang naninigarilyo sa atin. So, isang araw, isang steak lang, ha? 9 peso. So, ilan bilyon na yon? Ilan bilyon ang masave mong pera? So, hindi lang isang steak yung ano. Hindi lang isang steak ang mahigop nilang sigarilyo. Ha? Marami. So ngayon, ang iwas out mo, yung pabrika mismo ng sigarilyo, yun ang i-shut down mo. Hindi yung control. Kasi hindi isulatan mo lang sa ano, sa sigarilyo. Ah, smoking is dangerous to your health. Huwag ganun. Ang igagawin mo, was out mo yung pabrika. Shut down. Halas. Okay na. Lahat ng gumawa, finish na. Malaking parusa. Pag may gumawa pa, parusa. At naka-ready na yung bako mo. Bako. Alam niyo yung bako? Oo. Okay. Kapag may gumawa, kulong ng matagal at was out yung lugar niya. Oo. Oh, was out, walang matira doon. Iba bako, lilinisan. Ganon din. So, million, isang araw, bilyon ang masave mo na pera. Mas malala pa yung status. At maligtas mo pa ang buhay nila. Ilan libo yung namamatay taon-taon dahil sa sigarilyo? Di ba?
Bilyon sa sigarilyo masave mo, bilyon sa pag-inom ng alak masave mo. Ano pa? Isarado mo lahat ng pasugalan. Sabungan, waiting, ano yan, luto, lahat yan, isarado mo. Bilyon na naman ang masave mong pera. Yung nasave mong pera na yon, bilyon, ha, ipagpatayo mo ng mga eskwelahan, mga bahay, mga ospital, online. Bilyon na, ang dami mo ng mapayong eskwelahan. Bilyon. Isang ano lang, sa isang taon lang yon gawin mo, ay kompleto ka ng ospital, kompleto ka ng paaralan, kompleto ka ng mga bahay ng mga tao. Halimbawa, isang libong bahay, magkano yan? Sa 1 million. Isang bahay, 1 million. Isang libong, magkano? 1 billion. 1 billion. Ha? 1 billion. So, magpagawa ka man ng bahay, ng 1 million na bahay. Magkano yung 1 billion na bahay? 1 trillion. Nang dami mo nung mapabahay, 1 million na bahay. Ang ganda lang mo ng bahay, 1 million. Diba? Ganda na. Sa million na pagkaganda ng bahay. So, billion ang masave mong pera kapag gawa yun ng eskwelahan. Ngayon, okay na. Natapos ka na doon. Wala nang magtatangkang ano, magagawa pa ng sigarilyo kasi naka-ready yung bako mo eh. At naka-ready lahat yung mujahidin mo. Mujahidin. Mga religious na Muslim. Mga mutawa. Mutawa. Tulad dito sa Saudi, gawa mo ng mutawa doon. Religious na. Lahat. Pag may magbigay ka ng ano, pag may magawa ng drugs, automatic na. Pag may pumatay, automatic na. Doon nga, ang daming nakulong doon sa Bikutan. Bikutan, dyan sa ano, Taguig. Muntinlupa. Umabot ng 49,000 ang nakukulong. 49,000 na mga matataas na kaso. Mga matataas na kaso, pumatay, ha? Ng rape, ng mga matataas, araw-araw pinapakain ng gobyerno. So pag pumatay, halika. Pakain. Ha? Pumatay ka, okay. Pinapaka, binubuhay pa ng gobyerno. O si Said, totoo pinatay na yan ang sinasadya? Hindi mo na, doon ka na magtawba. Hindi na magpapakain ng gobyerno. Lahat matakot yung tao. Pag may ganon, tingnan mo nyo sa Pilipinas, nanggahasa na, pinatay pa, sinunog pa, tapos nakulog, ilang taon, lumabas na. Ha? Tapos, makita ng politician, halika, kunin kita bodyguard, kasi matapang ka, nakapatay ka na. Di ba ganon ang lagi? Pag nakapatay na, kinukuha ng bodyguard. Pero sa Islam, nakapatay ka, pugot. Ilika. Hindi na magpakain ng ano. So, uunlad ang Pilipinas. Alhamdulillah. Kapag totoong Muslim, in-apply nila yung batas ni Allah, yung Quran, ha? Yung hadith, walang magtatangkang ano. Uunlad ang Pilipinas. Sa kasi, yung billion-billion, sinubukan na ito sa panahon ni Khalifa Omar ibn Abdulaziz. Panahon niya, walang taong nanglilimos. Lahat mayaman. Nag-alo ko na sila sa paligid, nagdadala sila ng yaman nila. Oh, sino sa inyo ang ano? Gusto ng saka? Sabi niya, kung nga, wala akong mapagbigyan nandun sa bahay, daming pera, daming yaman. Nagkot mo? Ako nga, sabi niya, ang dami. So, ang suportahan mo lahat yung agriculture, yung mga nagtatanim. Suportahan mo lahat yung mga mangingisda. Mayroon sa dagat, mayroon sa uunlad. Uunlad. Kasi yung kaban ng bayan, hindi binubulsa. Yung pinuno ng Muslim, nagbabahay-bahayan yan. Kasi takot siya, tatanungin siya ni Allah sa mga... Yung mas malaki yung... Oo. Si Umar ibn al-Khattab, nang siya ay mamuno, ha? Binubuksan niya lang yung lampara. Lampara. Di ba may lampara? Binubuksan niya lang yung lampara kapag mayroong tao
nagsalin, ganyan. Tapos nakita niya ang ganda ng buhok, parang may langis at pabango. Saan ka nagkuha ng ano, ng pabango mo? Sa kanang ano? Sabi niya, yung ginawa kong nagsalin para ibenta maging kaban ng pera ng bayan, ay yung nabikit sa kamay ko, ginanyan ko na kaysa itapon, kaysa punasan. Halika dito, kinalbo at tanggalin mo yung damit mo. Sasabihin ng mga tao, ko yung pinuno, ha? Porkit ako yung pinuno, gamitin mo na yung pera ng tao bayan. Nakuha mo? Ha? So ganun, ang namumuno, takot sila, ha? Si Omar ibn al-Khattab, nagpapatrol yan paggabi. Papatrol paggabi. Tinitingnan nila saan ang mga tao kung nakakain na o hindi pa. Tinitingnan nila, kumain, eh pagkain, pagkain, pag wala, hati lang ng pagkain. Sabi niya, pag wala kang pagkain, pumunta ka doon sa, ano, Baitul Mal, para mabigyan ka. Ganun sila namuno. Ganun ang pinuno ng Muslim. Ha, magbahay-bahayan ka. Puntahan ang tira niyong mga tao ng pagkain. Parang yung penta ni ngayon sa bahay-bahayan lang pag eleksyon. Di ba? Dalo lang ngayon. Bahay-bahayan pag eleksyon, pag pangumpanya na, pangumpanya. Tapos yung hindi ka nakilala. Aliwali. Oo. So, isang beses, nakita ni Umar ibn al-Khattab, gabi. Nakita niya may nagsisindi ng ilaw, pinuntahan niya doon. Pagpunta niya doon, kasama niya yung isang ano. Kaya niya, anong ginagawa niyo dito? Nakita niya may maliit na tent, may humahabulbul doon na babae. Sabi niya, sino yun? Sabi ng lalaki, wag ka nang magtanong, wala kang pakialam doon. Hindi, sabi niya, sino yun? May pakialam ako. Sabi niya, wag ka nang magtanong. Asawa ko yun, wala kang pakialam. Sabi niya, anong, ano, hindi siya kilala siya na si Omar ibn al-Khattab. Hindi siya kilala. Sabi niya, asawa ko yun, mga nganak. Wala man kaming makain, wala kaming ano. Wala kaming kahit anong pagkain, wala kaming ano. Pagkain. Sabi niya, ay pag may nangyari sa amin, binabayaan kami ni Omar ibn al-Khattab. Wala kaming makain. Umuwi si Omar. Kasama niya yung kasama niya. Pagkauwi niya, tinanong niya yung asawa niya. Sabi niya, oh mahal ko, asawa niya, ngayon gabi, mag-ready ka, binuksan ni Allah sa iyo ang pintuan ng kabutihan para sa iyo. Sabi niya, ano yun? Ayah, Amiral Muminin, ano yun? Sabi niya, sumama ka, dalihin mo yung gamit ng babaeng mga nganak. Lahat ng gamit, gagamitin sa mga nganak, dalihin mo, sumama ka sa akin. Punta natin. At nagdala siya ng rico, dala siya ng pagkain doon. Pinasan niya. Pagkatapos, pagdating nila, sabi niya, papasukin ko yung asawa ko, ha? Doon. Pagpasok niya doon, tinulungan niya yung mga nganak, at doon si Omar, kumuha ng panggatong, nagsindi, nagluto si Omar. Habang nagluluto pa sila, nagugulat yung lalaki. Hindi niya kilala kung sino yun. Ngayon, nang tapos na mga anak, sumigaw na yung asawa ni Omar. Sabi niya, Amir al-Mu'minin, Bashir, sahibaka bi ulam. Ya Amir al-Mu'minin, pinuno ng mga Muslim, Bashir, sahibaka bi ulam. Sabihan mo yung kasama mo na yan, na nanganak na yung asawa niya na batang lalaki. Nagulat yung lalaki. Sabi niya, ikaw si Amir al-Mu'minin. Ikaw si Omar ibn al-Khattab. Sabi niya, alis ka dyan. Ako yung magsindi ng ano. Ako yung maglo. Alis ka. Ikaw pala yung pinong. Sabi niya, ano ka? Kung ba, relax ka lang dyan. Ikaw yung bahala dito. Tataranta kasi yun si Amir al-Mu'minin. Relax ka lang, sabi niya dyan. Ha? Ano na siya? Nakamiti na siya kasi may pagkain na sila at nanganak na yung asawa. Sabi niya, ano pa maubusan ka ng pagkain, punta ka lang doon sa Baitul Mal. Allahu Akbar. So, si Omar ibn al-Khattab, bago niya yung ginawa, may nauna na sa kanyang gumawa si Abu Bakar. Si Abu Bakar Siddiq, pagkatapos ng Fajr,
sa disyerto si Abu Bakar. Diretso. At may dalawang mga pagkain. Pagpunta niya doon, sinundan ni Umar. Sinundan ni Umar. Sabi niya, saan ito pumupunta si Abu Bakar? Nang sinundan niya, nakita niya, pumasok doon si Abu Bakar sa lumang tent. Lumang tent. Nagpasok doon, at si Abu Bakar naglinis ng bahay. Nagluto doon. Nagluto. Ha? Nagluto doon at kinuha nila yung kinuha niya yung kambing ng ano doon, tao sa bahay doon, at ginatasan niya. Natasan niya. Pagkatapos maluto, pinakain niya yung mga bata. Ngayon, pagkatapos ng magkakain na ng mga bata, umalis na si Abu Bakar. Pag alis niya Abu Bakar, bumasok si Umar. Pasok niya, nakita niya doon mga bata at isang babaeng bulag. Sabi ni Umar, kaano-ano niyo yung lalaki nagpupunta dito? Sabi niya, hindi namin yan kaano-ano, hindi namin kilala, sabi ng babaeng bulag. Sabi niya, anong ginagawa dito? Sabi niya, ang alam ko lang siya isang Muslim. Ha? Ang ginagawa dito, pag pumupunta dito, naglilinis ng bahay, ha? Nagluluto ng pagkain at naglalaba ng damit at iinano pa, ginagatasan pa yung ano, pagkos pinapakain yung mga bata. Sabi niya, binibigyan niyo ba yun ng pera? Sabi niya, hindi. Siya pa nga yung nagdadala dito. Ha? Ano ang sabi ni Umar? Sabi niya, Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Lakad at atta khalifa min ba'lik. O Abu Bakar, papagurin mo ang magiging pinuno pagkatapos mo. Ano yung ibig sabihin? Papagurin mo ang magiging pinuno pagkatapos mo. Ibig sabihin, pagkatapos mo maging pinuno, yung kasunod mo ay ganyan din ang gagawin. Ganyan din ang gagawin. Kaya ganun din ang ginawa ni Umar ibn Khattab. Oo, nakakuha siya ng idea na ganun ang pinuno ng mga Muslim, Allahu Akbar, umapasok sila sa bahay ng mga Muslim at nagluluto sila doon. Naglilinis sila doon, tumutulong sila doon. Alaykum salam. Sa mga Muslim na kapatid nila sa Islam. Allahu Akbar. Ganun din. Yung mga sumunod sa kanila, mayroong ganun yung mga namuno. Si Ali ibn Abi Talib, pangatlong pinuno ng mga Muslim, ganun din. Nagroronda siya paggabi. Umiikot siya sa gabi at naglalagay ng bigas, trigo sa pintuan ng bahay ng mga tao. Nalagay ng ano, ng pagkain doon. Nang mamatay siya, nagulat, hindi alam kung sino yung naglalagay ng pagkain. Basta pag-gising nila sa umaga, may pagkain na doon sa tapat ng pintuan nila. Hindi nila alam. Nalaman nila na siya yung naglalagay ng mamatay na. At nakita nila may bakat pa sa balikat na nagpapasag ng ano. So ganun din, ang mga pinuno ay dapat ganun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kullukum ra'in, lahat kayo ay pinuno. Kullukum mas'ulun man ra'iyatihi. At kayong lahat, pananagutan ninyo ang lahat ng pinamumunuan ninyo. Tatanungin kayo ni Allah, pananagutan ninyo ang lahat ng pinamumunuan ninyo. So yun. Diba, andyan, linecture ko si kwento ni Jaber Asaratul Kiram. Si Jaber Asaratul Kiram, gobernur ng Jaziratul Arab. Jaziratul Arab, gobernur. Anong ginawa niya? Umupunta siya sa bahay ng mga tao naka-mask, kumbaga sa atin. At tumutulong siya sa mga tao. Tumutulong. Hindi ba si Barsisa yun, Ustaz? Si Barsisa yun, natukso ng babae. Si Jaber Asaratul Kiram. Okay. So, yun na
Oh, hindi siya nagsasabi ako si Ikrima. Ha? Ako si Ikrima ibn Sayyad. Hindi niya inaano. Hindi niya sinasabi na siya yung namimigay. Ngayon, nang isang araw, tinulungan niya itong isang businessman, kumbaga sa atin, businessman, tapos pinuno din sa tribo nila, na bankrupt, naubos na yung pera. Tapos, naging usap-usapan na ng mga tao, sabi niya, si Pulan, si Ikrima, Ibn Sayyad, sabi niya, wala na, hindi na lumalabas ng bahay dahil wala ng pera, na bankrupt na. Ay, dati tumutulong yun sa tao na mimigay. Sabi ni, ng gobernador, Jagar Asaratul Kirab, sabi niya, wala pang tumutulong dyan, wala. Kumuha siya ng pera na, mula sa Baitul Mal, 4,000 dinar. Pumunta siya gabi, kinatok niya. Madilim. Pagpunta niya doon, binigyan siya ng Binigyan, sabi niya, pumunta ko dito dahil ay upang tulungan ka. Para mag-start ka ulit ng business mo. Sabi niya, take ka muna. Huwag ka muna umalis. Inawakan. Sabihin mo kung sino ka. Sabi niya, hindi ako nagpunta dito para magpakilala sa'yo kung sino ako. Ganon sila tumulong. Hindi ako nagpunta dito para magpakilala kung sino ako. Kunin mo na lang yun. Hindi! Hindi kita papakawalan. Hindi kita papakawalan. Sabihin mo, anong pangalan mo? Sabi niya, ako si Jaber Asaratul Kirab. Hindi niya rin sinabi yun, alias lang yun. Totong pangalan niya. So, umalis na. Jaber Asaratul Kirab. Ngayon, nag-business ulit yung ano na yon si Krima, dumami ng dumami, ang yaman niya, hanggang napunta siya doon sa Khalifa, yung Khalifa pinuno ng pamusliman. Sabi niya, ay matagal kayo din nakabisita dito sa amin. Anong nangyari sa'yo? Sabi niya, dahil naghihirap ako, ganyan-ganyan. At alhamdulillah, mayroon isang tao, ating gabi, nagpunta sa bahay ko. At tinulungan ako ng 4,000 dinar. Sabi niya, anong pangalan nun? Sabi niya, Jaber Asaratul Kirab. Sabi niya, lagi ko na yan, sabi ng Khalifa, pinuno ng mga Muslim. Lagi kong naririnig ang pangalan na yan eh. Sikat na sikat. Sino kaya yan? Sino kaya yung tumulong na yan? Okay? So sabi niya, pag-uwi mo doon, kunin mo na yung pagkhalifa. Pinuno, dahil ikaw na ngayon ang mamuno doon. So pinuntahan niya na, pag-uwi niya, sabi niya, may sulat yung khalifa, ipakuha na sa akin yung pagkapinuno. Okay. Sabi ni Jaber Asaratul Kirab, sabi niya, sige, kunin mo na kasi yung mga Muslim may takot kay Allah, takot sila mamuno. Bakit takot sila mamuno? Kasi pag mayroon nakatulog, hindi nakakain, mananagutan mo yun kay Allah. Dahil hindi mo ginawa yung obligasyon mo bilang pinuno. Pag pinuno ka, kailangan alamin mo kung nakakain yung mga pinamumunuan mo. Hindi. So yun, ngayon, siya na yung namuno. Ngayon, anong ginawa? Nag-imbestiga sa Baitul Mal. Nag-imbestiga. Nang mag-imbestiga sa Baitul Mal, nagkulang yung nagkulang yung Baitul Mal, pera ng mga Muslim, 4,000. So binalikan niya yung si Jaber Asaratul Kirab. Hindi pa yun, hindi siya nagpakilala. Kasi si Jaber Asaratul Kirab. Pinailabas mo yung pera ng kulang. Sabi niya, tinulong ko yan sa mga Muslim na nangangailangan. Hindi ko kinuha ng kasi wala akong ganyan na pera. So kung gano'n sabi niya, ipakukulong kita. Papakulong kita. Hindi niya sinabi, yung na yan, ikaw ang tinulungan ko. Nagbigay na siya ng tulong, pinakulong pa siya. Pinakulong siya. Pinakulong siya. Kasi ayaw niya, na prangkahin ito si Ikrima. Ayaw niya prangkahin. So, ang ginawa niya, pinakulong siya. Sobra isang buwan na doon nakulong. Hindi na nakatiis yung asawa ni Jaber Asaratul Kirab. Hindi na nakatiis. Pinuntahan niya yung bahay ni Ikrima.
Sabi niya, pagkatok niya, gabi. Sabi niya, anong kailangan mo? Sabi niya, asawa ko ng dating wali, dating gobernador. Sabi niya, nagpunta ka dito para pangaralan ako bakit kinulong ko yung asawa mo. Sabi niya, hindi. Hindi. Nagpunta ako dito para sabihin ko sa iyo, ang pinakulong mo, si Jabir Asaratul Kiram, yung tumulong sa iyo nang walang-wala ka. Nung walang-wala ka na, tumulong sa iyo, at hanggang ganun ka na, yun, umiyak siya. Bakit siya umiyak nang umiyak, ha? Sabi niya, gumawa siya ng kabutihan sa akin. Tapos yung ginanti ko sa kanya, pinakulong ko pa siya. At hindi niya pa sinabi na siya yung tumulong sa akin. Inuntan niya at sabi niya, maligo ka ngayon din. Maligo ka ngayon din at magsuot ka ng ano. Ha? At sabi niya, patawarin mo ako. Ha, ikaw pala si Jabir at Asaratul Kiram, yung tumulong sa akin. At sabi niya, bukas na bukas, pupunta tayo sa Khalifa, sa pinakapinuno ng mga Muslim. Matagal ka na pinapahanap sa akin, ha? Sino si Jabir Asaratul Kiram? So, kinabukasan, nagpunta sila doon. Pagpunta nila, sabi niya, nahanap ko na, ya Khalifatul Muslimin, nahanap ko na yung pinapahanap mo si Jabir Asaratul Kiram, namimigay, hating gabi namimigay at nakamas. Ito na pala siya. Ito yung gobernador. Dati. Sabi niya, ikaw pala yun. Nagkamali ako, sabi niya. Inalis ko sa inyo yung pagkakhalifa. Rinansper ko doon kay Ikrima. So sabi niya, ay ibalik ko ngayon yung pagkhalifa sa iyo at binigyan pa siya ng 10,000 dinar. Sabi niya, mag, ano ka ulit? At ikaw sabi niya, anuhan kayo, magtulungan kayo. So, binalik doon at nagtulungan sila ulit. So ganun ang mga pinuno ng mga Muslim. Naglalakad sila hating gabi, naglalagay sa bahay-bahay ng mga tao ng pagkain. At hindi sinasabi kung sino sila. Maraming mga gumagawa ng ganun. Mayroon mayaman, magkapit-bahay lang sila. Mayaman. Yung mayaman na to, ay yung kapit-bahay na mahirap. So, ayaw ng mayaman na to, na kumbaga mag-abuse sila. Ha? Ang ginawa ng mayaman na to ay mayroong tinatawag Darul Khair. Darul Khair, yung Darul Khair, doon linalagay lahat yung mga yaman ng mga Muslim, parang Baitul Mal din. At sila yung namimigay naman sa mga mahihirap. Kung isang opisina, doon linalagay mo yung sadaka mo lahat, kung ano man. Hanggang ngayon, mga lumang gamit mo, doon nilalagay. Tapos, ipamimigay naman doon sa mahirap. Yung mahirap na kapitbahay niya, minumura niya lagi yung mayaman. Sabi niya, walang niya itong kapitbahay ko. Ang yaman-yaman. Di man lang makapagbigay sa atin ng ano man. Walang niya, nakikita niya. Minumura niya araw-araw. Di man lang magbigay sa atin ng bigas, ng pagbili ng pagkain. Ang yaman na nga nila, nagpapayaman pa. Hindi man lang makatingin dito. Okay. Namata. Yung ano na yun, yung mahirap, mayroon siyang sahod, tinatanggap at mga bigas, mga pagkain, binibigay doon sa Darul Khair. Pero sila, binabanatan niya yung mahirap. Nang mamatay yung matanda, ha? Pumunta na siya, tumanggap na siya doon. Sabi niya, wala na. Sabi niya, bakit? Kasi namatay na yung nagbibigay. Sino yung kapitbahay niyong mayaman? Ayaw lang nang sabihin na anuan, kumbaga magkaalam kayo ng Muslim dahil sa iyong nagbibigay. Allahu Akbar. Nakuha niya kasi
dinaan niya dito para hindi kayo maanuhan. Hindi kayo mahiya, di ba? Hindi kayo mahiya, hindi kayo dinaan lang dito. Ganun sa Islam. Ganun sa Islam. Ha? Kasi kung direct na bibigay, parang sumubra na yung paggalang, pagpuri, pagkakas. Pero siya, dinumura niya lagi yung matanda. Itong matanda, hindi man lang magbigay sa atin, hindi man lang umibisita sa atin, hindi niya alam yung pagkain niya, yung sahod na binibigay doon, ha? Dagaling sa daro kayo, galing doon sa mayaman. Nagawa niya. So ganun, sino man sa atin, pag gusto natin tumulong, gusto natin na inshallah subhanahu wa ta'ala, pag umaman tayo, say, gawin natin yung ginawa ng mga nauna. Kaya nga, pag ginagawa natin yung kabutihan ginagawa natin, kailangan para kay Allah. Para kay Allah. Kasi, pag para sa tao, utusan ka niya sa kabilang buhay. Lika, ginawa mo yan, di ba yung pagsadaka, para purihin ka ng tao, kunin mo doon yung reward. Doon sa tao. Kalas, pinuri ka na ng tao, wala ka ng reward sa akin. Kasi yun ang intention mo. Kaya ka tumulong, kaya ka, So, pag tumulong ka para kay Allah, siya yung magbibigay ng reward. Allah ko. So, ganun yung mga tumutulong sa Pilipinas kayo, Ustad, na tulungan yung tao, picture post, social media. Pinupost pa, pinupost. Yung plastic na picture, may pangalan. May pangalan. Mayroon. Politika. Mayroon, pwede yung ganun. Pwede, may mga pagkakataon, pwede yung ganun. Kung required. Kung ay maka-encourage ka para sa dumami yung tumutulong sa ano? Tumutulong sa kapwa. Ikaw yung gawin mo. Tulad ng ginagawa ng mga vlogger, ha? Ay lucky. Opo, minsan nakaka-encourage sila para tumulong sa mga nangangailangan. Nakaka-encourage sila. Halimbawa, pag kunwari sila mga mahirap, ganun. Yun pala, para makita nila yung tao, sino talaga yung tumutulong. Kaya ginagantimpalaan nila yung mga tumutulong. Ha? Ginagantimpalaan nila yung mga tumutulong. So, pwede naman na pag may pagkakataon, ilantad mo yung tulong mo. Ilantad mo yung tulong. Ilang beses itong hari dito sa Saudi Arabia, si King Salman. Minumura ng mga iba't ibang lugar. Dahil na walang kwenta yung hari na to, inano na sa Palestine, yung mga Muslim sa Syria, hindi nila alam tan, mga pagkain ng bigat pinapadala, libong tan. Hindi naman lang ito, hindi nila nakikita tumutulog sa digmaan, pero yung pagkain sa mga civilian, pinapadala ng pagkain. Okay, meron pa kayong gustong tanong? Tapos, lipat na kayo doon. So, sa mga brother, sister, ay hindi tayo makapag-exam ngayon.